You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Nagpasalamat nga ang New Itbulaga, ang mga host na sila Paiolo, Contis, Isko, Moreno, Betong at itong si Buboy Villar at ang iba pa dahil mas mataas nga ang naging ratings nila kumpara sa EAT nila Tito, Vic and Joey. Mula sa naging artikulo ng Manila Bulletin, The Battle for Noontime TV Show, Supremacy continued to heat up as the New Itbulaga surpassed Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon's EAT in the ratings. Based on AGV Nielsen ratings for July 19, Itbulaga on GMA garnered a rating of 4.12% in the nationwide urban television audience measurement or NUTAM. NUTAM compared to TVJ's EAT which received 3.79%, aba mataas pa rin, on TV5 and Showtime with 2.76% on A to Z and GTV. Anyway, mula nga sa nasabing update, in a statement sent through his lawyer Maggie Abraham Garduque, the television and production exponent incorporated, the producer of the Itbulaga, expressed excitement over the ratings. We are beyond words. Thank you is not enough for our kapuso. We promise to do better na makapagbigay ng tulong at saya para masuklian ang pagmamahal na binibigay ng ating mga viewers sa Itbulaga. Yan pa ang pagpapasalamat ng tape. Tape said the result of the ratings are an anniversary gift for Itbulaga. This is an early anniversary gift for Itbulaga. Maraming salamat. Ang celebration po ng 44 years ng Itbulaga ay celebration ng mga kababayan natin na tumangkilik at patuloy na tumatangkilik sa Itbulaga mula noon hanggang ngayon. Salamat dahil hindi ninyo kami binitawan despite this trying time. Well, nag-react naman dito ang mga netizen at alam naman nila na mahina talaga ang signal or ang natatawid ng TV5 na connection sa mga TV. Actually, ang GMA7 ang may pinakamalawak na coverage ng network. Kahit nga walang antena, pag binuksan nyo ay nakakasagap agad sila ng signal. Kaya naman hindi na nga daw nakakapagtaka kung mas mataas ang ratings ng Itbulaga. Dahil for sure kung patas ang network coverage na nakukuha ng TV5, talagang medyo siguradong malaki ang ratings nila Tito Vic and Joey. Dahil until now, hindi matanggap ng ilang mga netizen na ang Itbulaga ay magsa-celebrate ng 44 years kung saan ay hindi legit yung mga host na nagsimula doon. Narito ang naging komento ng mga netizen. Sa nila, okay lang kahit nalampasan ang viewers pero ang di nila pwedeng higitan ay ang lampasan ay ang narating at itinagal ng legit na Itbulaga ng TVJ Iconic and Legend. Say pa ni Clarissa P. Garcia, kahapon ang labo ng TV5, afford the box ang gamit namin. Ang isa naman ay sinabing hindi naman kailangan makipagkompetensya ang TVJ kasi veterano na mga yan. At saka tinatangkilik ng TV5 noon pa man, magpahanggang ngayon. May kailangan pa ba? Or ang TVJ, I mean, may kailangan daw pa bang patunayan e nagawa na nila ang lahat? Wala nang makakahigit pa sa TVJ dahil legend na sa industriya niya ang mga yan. Stop comparing them sa mga baguhan, papunta pa lang sila, pabalik na ang TVJ, still TVJ here. Say pa ng ilang netizen, problema talaga ng TVJ ang reach. If you see the breakdown, yung balance Luzon, Visayas and Mindanao, mababa ang rating. MVP's TV should level up their game in terms of comms tech infra. Sabi naman ni Yolanda Lasin, meron na din silang sulit box, malay natin ma-reach na din nila sa probinsya. Ang isa ay sinabing mas malaki kasi ang nation viewers ng Channel 7 kesa sa TV5 na hanggang NCR at kalapit na probinsya ang nararating ng frequency nila. These are the TV ratings. The question is how many people watch television nowadays? If you check their social media accounts, it's obvious whom the people prefer sa cellphone pananonood ang karamihan ngayon. Yes, totoo yan dahil kapag ka nga naglabanan sa online ay walang nakakatalo. Sa EAT, sila ang may pinakamataas na sinusundan ng viewers. Yan ang ating Showbiz Snob update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snob.